Hi there guys! Welcome back finally to Avilivers Vlog! And it's been a long while since nung huli kong upload. I guess nung December 30 or 31 ba yun? 2019 pa. Sobrang tagal. Grabe, 3 months na te. Ano na? Ayun. And kung mapapansin nyo, wala ako sa usual backdrop. Wah! Maka-backdrop! And cause, ayun na nga, nasa bahay ako ngayon. Part siya later ng life update ko din actually. So ayun, later malalaman nyo bakit it took me a while bago makapag-vlog ulit. And actually hindi nag-cross sa mind ko ever na I'll be making a vlog like this. So please bear with me, pero yun nga, gaya nga nung, di ba, nung mga sinabi ko before, na gusto ko talaga maging transparent, like kung ano ba talaga yung mga nangyayari. So yeah, hence, I'm making this vlog, yun. So, without further ado, I don't know where and how to start, pero let's start na talaga. In 3, 2, 1. Okay, so simulan na talaga natin. Ay, paano ba? So, ito. Ang pinakang gist kasi nung story is ang issue na nag-arise is ito. Is it really allowed to vlog inside the hospital? Yun. Actually, yung initial na reaction ko nung nag-arise nga yung issue na yun is nasad ako. Nasad ako kasi parang bakit kailangan magkaroon ng ganong issue? Because I know for myself, alam ko kung ano yung intention ko. I have pure intentions. If you can watch my first ever vlog, sinabi ko nga doon na, I'm making this vlog to inspire the young people na gustong mag-doktor or yung mga nagbe-med school na is like, they would have a glimpse of what's really happening inside the school or inside the hospital. Kasi ako, personally, pumasok ako ng med school na wala akong kaalam-alam. Hindi ko alam kung ano yung pinapasok ko kasi walang doktor sa family namin. Ako, if ever, yung first doctor sa family. So, wala talaga akong idea. Kaya yun yung hugot ko eh, na okay, I want to share with you guys my journey. Hindi lang siya parang ano sa akin, parang as a part of my memories, ganyan. Pero gusto ko kasi talaga i-share sa inyo guys kung ano talaga yung nangyayari. So, ayun, kaya I know for myself that I have clean intentions. Kaya nasad ako nung may ganong usapin na nangyari. And then, kinausap na ako ng mga taong dapat nakausapin ako. And okay naman, naging matiwasay naman yung pag-uusap namin. And na-relieve ako nung sinabi na, yun nga, wala naman daw akong na-violate na rule hospital-wise. Because kinabahan din talaga ako eh, not just for myself. Kasi, yun, overthinker na ako, overthinker. Pero inisip ko din syempre yung parents ko. Kasi, what if something happened to me? Eh, diba, grabe yung sacrifices nila just to send me to med school. Basta, ang dami nang naglaro. Like, makakagraduate ako. Ang dami naglaro sa isipan ko and stuff like that. Pero, thankfully, okay naman. Naging okay naman yung pag-uusap namin. Ayun. So, kaya, it was really hard for me to start the vlogging again. Because, ayun, after nun, nung kinausap na ako, yun eh, parang nag-reflect ako sa life ko. And then, itong sa pagdodoktor ko. And, basta nag-reflect ako sa life in general. Kasi, yun nga, ayokong gumawa ng vlog na nasa peak pa ako ng emotions ko. Kasi, baka may masabi pa, may masaktan pa ang ibang tao. And, ayun ang pinakang ayoko talaga na may ma-hurt akong tao. So, ayun. Kaya, after ko mag-decide, I mean, after ko mag-isip, and then, kumuusap sa parents ko, kumuusap sa friends ko, and of course, yung pinag-pray ko din talaga, I decided na to stop clerkship vlogs. Aww. Let me clear that, okay? Clerkship vlogs lang, okay? hindi ko isa-stop tong YouTube channel ko kasi yeah, benda may natin pinagsamahan. Sarat! Ayun, pero yun nga, itong clerkship vlogs lang yung i-end ko by this time. Kasi inisip ko, ilang months na lang din naman, March na ngayon. So, March, April, May, matatapos na rin naman yung clerkship ko.
Because gusto kong graduate ng matiwasay. Promise, yun talaga yung pinaka-reason ko. Like, ayoko nang may maging issue pa after this. Gusto ko na lang talagang mag-marcha. Gusto ko na lang, alam mo yun, like, matapos na okay, na I'm good with everybody. So, ayun. Kaya, ito yung naging decision ko. And, of course, itutuloy ko pa rin yung mga vlogs. That's why, if you have any suggestions, kung ano pa yung gusto nyo malaman regarding med school, just comment. Just comment down below. Ayun. So, kasi naisip ko, if totally stop ko itong YouTube channel ko, eh, hindi ko na rin na-fulfill, di ba, yung purpose ko and yung reason ko ba't ako nag-start ng YouTube channel to begin with. And, napakalaki ng role nyo guys sa akin kasi super natatouch ako sa mga messages nyo sa akin, like DM sa Instagram or yung mga comments nyo sa kada vlogs ko. Like, super na-inspire ako na ituloy talaga to na, alam mo yan, na knowing na may na-inspire, which is, di ba, yun nga yung purpose, yun nga yung intention ko, di ba? That's why I started this YouTube channel. So, ayun, kaya if, di ba, kung itigil ko to, then ano na? Ayun, so kaya thank you din talaga guys for supporting me and sa pag-watch din talaga ng mga vlogs ko. It really means a lot to me. Oh guys, before I forget, disclaimer lang na with regards to my decision, it's my personal decision, okay? No one influenced me or no one forced me to do this, okay? Decision ko to. So, para klaro tayo, okay? Para iwas issue tayo, ha? So, yun lang naman. So, for the life update naman, ayan, so bakit nga ba ako ngayon nasa bahay? Kasi, ayan, starting March 12, actually last week yan, pinull out na kaming mga clerks sa iba't ibang hospitals and I believe yung ibang schools din. Yan, para na rin syempre sa safety namin. Kasi we're still, yeah, we're doctors but we're still under the College of Medicine. So, ayun, so pinull out na kami. And, ayun, kaya, so starting noong March 12 and ang announcement sa amin is April 15 pa ulit babalik. So, napakadaming time. So, I would like to take this opportunity din na gumawa ng mga vlogs for you guys. So, yeah, basta comment na kayo kung ano yung mga gusto yung pang malaman dito sa med school. Ayun. And, kaya yung, di ba, wala rin ako sa condo, yung usual backdrop ko, just like what I've said earlier. Yan, iba, kasi nga, nandito ako ngayon sa bahay. So, ayun. And, ito din pala, I will take this opportunity to remind you guys then na may purpose po, opo, bakit po tayong clerks pinull out at bakit ang ating mga estudyante ay suspended po ang classes. It's because, ayan, napakalaking tulong na po natin na magstay na lamang po sa ating mga tahanan para hindi na tayo maging possible na taga-transmit or carriers ng ito nga, itong kinakaharap na crisis natin, which is itong COVID-19. Cause imagine, hindi natin alam kung yung mga kasulubong natin sa labas or even sa malls ay meron na, di ba? Meron ng virus na yon. So, pag-uwi natin, dala-dala natin, hindi natin alam sino bang kasama natin sa bahay, ating mga magulang, ating mga kapatid, or even if may grandparents pa tayo sa bahay natin, which is sila yung mapuput at risk kasi 'di ba mahina na yung katawan nila. So 'di ba, let's not be selfish. Isipin natin yung kapahanan ng mas nahararami. And aside from that, syempre kung nasa bahay kayo, eh ligo-ligo din. Opo. Kaya dapat maging malinis pa rin tayo sa ating katawan even we're inside our houses. Ayan, so maghugas pa rin lagi ng kamay kahit nasa bahay. And then syempre boost our immune system. Let's eat healthy. Yeah, di ba? Inom na ng mga vitamins, ganyan. So, wag din syempre natin pabayaan ang ating mga sarili once we're inside our houses. And then, next would be, ayan, I'm soliciting for your prayers. Ayan, para po sa ating mga nurses, mga doctors, mga medtechs, and basta lahat po ng ating healthcare professionals na talaga namang buong puso pa rin na nagtatrabaho and nagsiserve sa mga pasyente sa iba't ibang mga ospital. Alam niyo yun guys,
As in, every single day na papasok sila or pupunta sila ng ospital is at risk sila. But still, di ba, pupasok pa rin sila, ginagawa pa rin nila. It's because they care for the patient. So, yun, pag-pray natin sila na maging healthy pa rin sila, and if we can do something for them, let's do it. Like, kung let's send them food, or kung may mga mask pa tayo, or anything. Basta any way that we can help them, yan, i-push natin yun, mga zest. Ayan, and ano pa ba? So, yun din, aside sa ipag-pray natin sila, let's pray then for the, our, in general, na malagpasan natin to together, and sa crisis na to, may we learn to cling to God more, and to seek God more. Lalo na tayong mga students, diba? Mas marami tayong time. So, let's spend more time din, syempre, with God. Ayan, ano pa ba? So, I hope na this vlog, ano siya, actually, parang, ano ba? Good news and bad news din tong vlog na to. Pero, anyway, ayun, tuloy-tuloy pa rin tayo, okay? So, kayong mabahala. So, just like what I've said earlier, if you have suggestions kung anong gusto nyong malaman pa regarding med school or anything, just comment down below. And, guys, promise, I'm reading all of your comments. So, yeah. Ayan, lalo na marami tayong time ngayon, mga zest! Ayun, so again, stay safe, okay? Please, stay na lang muna tayo sa ating mga tahanan. And i-boost natin yung ating immune system. And of course, let's pray to God. So, I guess dito ko na i-end tong vlog na to. If you like this vlog, just click the thumbs up button. And if kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na sa aking channel. Ayun. So, I guess wala na. Okay na. Okay na tayo. So, bye guys! God bless!